sa buong kapulangan mga pangga, we have 20 minutes before the hour of 11 o'clock, evening of Wednesday. 40 more days to go before it's Christmas season, mga pangga. And a little after that, New Year na. Pagkatapos ng New Year, mga pangga, konti lang Valentine's na ulit. No? Yan yung tatlong okasyon na magkakasunod sa buhay natin na pag wala kang jowa and comparing your, di ba, your past Christmas, New Year, and Valentine's dates, meron ka, tapos darating yung Pasko, bagong taon, Valentine's na wala kang jowa, di ba, it makes it extremely, sad. Until you realize na ang Pasko, bagong taon, Valentine's Day, hindi lang naman sa mga may jowa yan. Ano bang araw ang Valentine's Day next year? Tingnan nga natin. Next year, ang Valentine's Day papatak ng Wednesday. So, alam nyo na, for a lot of people, on Feb 14 next year, it will be Valentine's Day. But for you, it will be Wednesday. Tagal pa. At least, alam nyo, ako unang bumati sa inyo. Ha? Maligayang bati pa sa mga nakaantabay sa atin. Sabi ni Arnold, sad ka. Ikaw yung tragero kong lalaki ka, no? Arnold, no? Ako, sad? Wala sa vocabulary ko maging sad. Maiksi lang ang buhay para maging malungkot tayo lahat. Life is too short, di ba? To choose to be sad. To be sorry about things. Instead of whining about things, learn from it. At least for me, sana ganun din kayo mga pangga. 7212429, yung mga babati ko mamaya ng Baguio, ha? Kausapin ko lang caller natin. Si Mary ng Novaliches. Hello, Mary. Hello po. Hi. Musta? Hey po, Papa Jackson. Musta ka? Okay po. Ilan taong ka na? 36 po. May radyo bukas po or computer na bukas? Nakikinig online? Hindi naman po. Meron wala? Wala po. Ah, wala. Anong ginagawa ni Mary sa buhay? Housewife po. Housewife. Ilan na anak mo? 4 po. Ilan taon na panganay? 13 po. 13? Papa. Aga, 23 ka nagkaanak? 22? Bali po, opo. Nanganak, 23. Pero nag-asawa po is 22. Okay. Alright, sige. Apat na yun. Ilan taon na yung bunso mo? 7 po. 7. Oo. Sige, ano? Paglilingkod din mo pa Jackson sa'yo? Maraming advice. Okay. Una, yung sa sister-in-law ko. Kasi yung kapatid po ng asawa ko, napapansin ko lang para kasing pag gano'n kasi kinakampihan niya. Na bakit nag-aaway kayo? Oo, dahil sa mga kapatid niya. Sige, malalaman natin. Ano ba kwento? Kasi ganito, may times kasi na, ako kasi hindi naman madamot. Siyempre, yung gamit niya parang ninyatang ko lang, gano'n. Ano, hindi, ganito na. Ikwento mo sa akin yung nangyari talaga. Okay, ganito kasi. Yung first time na inaway niya ako dahil sa kapatid niya, yung dahil yun dun sa portable DVD. Okay. Tapos, yung di ba parang laptop na may DVD, may screen na rin? Apo, yung nilalagyan ng CD, gano'n. Apo, DVD po eh, siyempre. Apo. Kung nilalagyan mo ang tubig yan, baka po pixel po yun, di ba? Sorry po. Naisip ko lang, baka kasi mali ako doon. Opo. May ganyan kasi yung kuya ko dati. Tapos yun nga po, gusto niya hiramin palagi. Yung portable na yun. Ako kasi, maingat po ako sa gamit. Ako, kasi ayoko yung hiram ng hiram. Ganun po. Nagadit siya na, marabot daw po ako sa kapatid niya, gano'n. Ilan taon na ba yung kapatid? Tanda na po mga, siguro nasa 20 plus na rin po yun. May asawa na rin po yun. Okay. Ayan po, tapos team. Yun, hanggang sa sinaktan niya ako, sinuntok niya ako, yung gano'n. Dahil lang doon, dahil sa kapatid niya. Tapos, may mga type well, na... Well, ganda na, hindi to dahil sa kapatid niya. Itama natin yung impression mo, ha? Hindi ito dahil sa kapatid niya. Ito ay dahil sa away ninyo. Kasi ganito yan, kapag ang ituturo mo ngayon ay yung kapatid niya, ate, magkakaroon ka ng galit dun sa kapatid na kaya ka nasaktan ng asawa mo dahil sa kapatid. Oo. It's because of the argument. It's the principle behind the fight and not the sister ba o brother?
Both. Sister tsaka brother po. Hindi, yung pinagawa niya yung DVD niya? Yung brother po. Okay. It wasn't about the brother. It's about the principle behind the fight. Tapa. Kung bakit nasaktan. Tama? Uh-huh. Okay. It's bali yung ginawa niya. Alright? However, it ended, di ba, sa pananakit niya sa'yo, mali yun, ate. Uh-huh. And I want you to understand that in the conversation tonight na magkakaroon tayong dalawa, ate, the only purpose I have, di ba, other than to give you advice, hingi mo sa akin payo, ate, uh-huh, is sana wag na maulit yung pananakit niya sa'yo. Opo. That's fair, right? Opo. Okay. Pero, right, siyempre, naulit yun. Hmm. Okay. Naulit-ulit yun dahil doon na naman sa kapatid niyang lalaki na yon. Okay. Ano na naman ginawa ng kapatid? Ano naman po, bali po. Masaktan ka na, tawa ka pa ng tawa. Hindi kasi nakaraan na yun. Pas na yun. Okay, okay. Ayan. Tapos ano, yun naman, yung New Year naman yun. Dahil sa kapatid niya yun, ulit. Gusto nila, New Year, wala siyang trabaho. Siyempre, parang asawa ko yun lagi yung nag-aano sa kanila. Nag? Yung sumusupport, ganun. Pag utang, hingi, laging kapatid. Dek, ikwento mo diretso yung New Year, ate, kasi pag ginawa mo sa akin yung kwento na yan, meron kang ipapaunang ano, maliliit na kwento, nag-i-establish ka ng image sa kikwento mo. Ikwento mo muna sa akin yung dapat. Ayun, yun nga, nangihingi sila ng pera o kaya hihiram na hindi naman nagbabayad, ganun. Tapos nagigalit ako dahil parang inaano ko sa kanya na siya yung nagtuturo ng sa kapatid niya na maging tamad. Okay. Hindi niya inaano na mag-ano ka, magtatrabaho ka, kumilos ka ng sarili mo, may anak kami, asawa kami, pamilya kang tao, na kailangan ikaw ang bumuhay. Okay. Ay, may anak na rin ba yung lalaki? Opo, tatlo na po. Tapos po, nanganak nga po yung huli. Nanganak po, kasi asawa ko nasa abroad. Nasa abroad po siya ngayon. Bali po, nung nasa abroad na po siya, okay, hingi na po sa kanya na hingi. Anong bansa? Riyadh po. Riyadh, okay, okay. Opo. Tapos po nanghihingi sila doon na pampaanak asawa niya. Eh syempre kami, apat ang anak ko. Diba po? Parang inaano ko na hindi lang dapat sila yung binubuhay. Okay. Dapat kumilos sila ng sarili nila. Diba po? Tama naman po ako, diba? Well, yes and no. Go ahead. Tapos po, yung sister na naman po niya, ay, sister-in-law ko naman po na babae naman po. Kapatid niya rin po. Hindi, dito po nakatira sa akin. Okay. Tapos, kaninong decision niya yan? Wala naman po akong ano dun. Kasi sabi ko nga po, no, okay naman po. I'm asking the question. Kaninong decision niyan, sasama mo? Sa amin pong dalawa. No. Hindi sa inyong dalawa yan. Someone proposed the decision and someone agreed. Hindi po, bali po kasi ano, nagsabi siya sa akin na yun yun, dito daw muna okay mag-stay. Yun. Kumbaga, siya nag-desisyon, pumayag ka. Hindi kasi pwede sabay eh. Opo. Alright? You don't wake up one morning at sabay nyo naisip yun. Tama ko mali? parang gano'n nga po. Okay, anyways. Yun nga po. Tapos sabi niya, dito muna nga daw po. Kasi wala na, ano, parang dalaga naman. Wala na rin po silang parents. Di, syempre, sa akin, okay po. Kasi wala na nga silang parents. Kaya lang po, ang inaano ko lang, nandito siya sa loob ng bahay ko. Dapat, obligado siya. Hindi ko naman po siya inaano na, ay, magbigay ka sa akin, ganyan. Gusto ko may tusa po siya. Ganon. Nakikita niya po, syempre, hindi naman po yung nag-a-abroad, maraming pera, di ba? Mahirap din naman po yung buhay nila doon. Sa abroad. Kaya inaano ko sa kanya na tumulong po siya dito sa loob ng bahay. Anong tulong ba yun, specifically? Financial. Okay. Yun po. Tapos, but may trabaho ba? Opo. Anong trabaho? Dicer po siya. Okay. Yun po. Tapos, kung ikaw ang ate, kung matatanong ka, gaano kalaking iniingi mong tulong? Sa kanila? Yung gusto lang po nila. Okay. Yung bukal po sa kanila. Kasi ayoko rin naman po silang bigyan ng ano na, uy, ganito, magbigay ka ng ganito. Kasi ayoko naman po lumabas na mukhang pera ako. Ang gusto ko lang po, tulong. Tulungan nila yung kapatid nila. Okay. Ganun po. Yung may kusa. Okay. Tulad po sa loob ng bahay, hindi rin po siya, pag-deob niya po, hindi rin siya tumutulong dito.
parang gumagawa siya ng way para umalis. Aalis siya. Gagala siya, sasama niya yung boyfriend niya. Kasi ilang taon na ba yung babae niya? 25, okay, 24, okay. Mga ganun. Ganun po. Tapos, kita po siya. Actually, mas malaki po siya kumita sa asawa ko eh. Kasi yung asawa ko, pinapadala lang sa akin is 10,000. Siya, kumikita siya. Ang quincenas niya is umabot siya na 8,000. So, yung isang buwan niya, malaki po kumpara sa akin, di ba? Pero ang sagot niya lang po dito is 500 para sa tubig. Kasi inublika ko na po siya. Akala ko ba yun ang, kung yun ang bukal, okay sa'yo? Opo. Bakit tayo may issue dito ngayon? Hindi, ibig sabihin, inublika ko na po siya na kung hindi ko po siya sinabi ko sa kanya. Ano nabanggit mo yung pangalan, Ning? Bakit tayo ganito itong? Sorry. Okay. Sorry ko sa kanya na. Tulong, yun nga, tulong na lang, mag-share ka lang ng kung ano yung gusto mo, ganon. Yun. Nag-ano ako sa kanya na ganon. Tapos, pero kung ano, kung hindi niyo po siya kakusapin na ganon, hindi po siya walang kusa, ganon. Sa pagkain po, hindi po siya nagbibigay, pero dito po siya kumakain, na dapat sa mga anak ko na lang. Kumbaga, okay na lang sana kung hindi siya magbibigay yung sarili niya na lang po. Yung buhay niya na lang yung sarili niya. O kaya po, kaya niya naman po purong umupa, upa na lang po siya. Eh minsan po, sila yung nagiging way nga nung argue namin ng asawa ko. Tulad po niya, yun nga, sabi ko nasa ibang bansa siya. Ayoko yung magkukwento tungkol ng problema dito sa loob ng bahay sa asawa ko. Tapos siya, nagkukwento siya ng ganun, yung mga problema dito, yung ginagawa ng mga bata. Ganun, para syempre, nai-stress din po yung asawa ko. Ganun, nagagalit po sa mga bata. Yung po yung ano ko. Kaya sabi ko, ano po ba yung dapat? Kung dapat po. Ilan magkakapatid yung asawa mo? Tatlo po, panganay po asawa ko. Ah, okay, tatlo. Ilan, asan yung magulang nila? Nana po. Parehas? Okay. Panganay mo yung sister mo? Opo. Okay. Anong tanong mo sa akin? Tama po ba yung gusto ko sana na i-ano ko sa asawa ko na magbukod na lang yung kapatid niya? Alisin, ano? Parang ganun po, magbukod na lang siya. Kasi total, kaya niya naman po. Lagi naman po siya nandun sa bahay ng boyfriend niya. Minsan po, uuwi dito. Hating gabi na, syempre nag-iintay din po ako. Magbubukas ang pinto. Tsaka, para po sa akin kasi siya babae. Parang, di ba po, parang anak ko na rin siya, yun ang anak ko. Parang anak ko na rin siya. Well, don't go there. I don't believe that part. Hindi po, para... Hindi, wag. Okay. Wag mo akong papaniwalaan na parang anak ang turing mo, ha? Hindi po kasi, nandito po siya, parang ano ko na, obligasyon ko okay, siya. Okay, ganito na, alright. Mary? Honestly, I completely understand your concern. May pamilya ka. Apa. Kayo, mag-anak kayo, ikaw, asawa mo, apat na anak. And I completely understand that you're trying to protect you. Yun yung family ninyo. Apat na anak, may binubuhay. At gusto mo sinupin yung ano, yung kinikita ng asawa mo. Tama? Apa. And I mean, it's a good trait. No? But I want to understand this from a different angle. Are you willing to have this conversation na? Okay naman po. Okay, ganito na. Okay. What do I hear right now? What I hear is merong dalawang kapatid yung asawa mo. Oh. At yung dalawang kapatid niya, well, to exaggerate this, lahat ng kapatid niya nakaaway mo na. Yun ang nakikita ko dito. Oh. Tama ako mali? Hindi yun naman po away. Parang... Ate, huwag tayo mang plastic dito. hindi. No, ganito na. Alright. Hindi mo... Kung hindi mo nakaaway, if you wanna put it that way, let's go ahead. Diba? Yung lahat ng kapatid ng asawa mo, ate, mabigat dugo mo sa kanila. Real talk. Opa. Tama, diba? Bakit? Kasi feeling ko kasi mas importante sila sa asawa ko. Why is there a need for you to compete with
Kasi yung siblings. Nakikita ko yung... Look, ganito, nakapaintindi ko sa'yo. Tama ka. Naiintindihan ko yung point mo. But I'm trying to put myself in the shoes of your husband. Okay? Oh. Ako yung panganay, wala kami magulang. Oh. Who will look after them? Pero may edad po sila. Andun na ako. Diba? Balit yung issue mo ha. DVD player ate. Pasensya ka na ha. Opo. Para ilabas mo yung kulay mo sa isang DVD player, parang unacceptable sa akin yun. Okay po. Diba? Alam mo, kanina nabanggit mo, hindi na pasang dadamot ako, hindi ate, madamot ka. You don't stop laughing. Oh, sorry. Is this funny to you? Hindi po. Nakaraan na kasi kaya hindi na ganun kabigat sa akin. Kinuwento mo kasi. Oh. Diba? Hindi ko alam kung sa utak mo tama ka pa rin o mali ka doon. Wala naman, tama ka naman ate, diba nagamit niyo yung masinop, tama? Oh. Okay, hinihiram. Oh. I don't think kailangan palakihin yung issue na yung kapatid ng kasama mo nang hihiram DVD player, diba? It becomes an issue para pagawain yung mag-asawa. Oh. That says a lot about your attitude. Okay. Oh. Parang madamot ka, no? Oh, parang feeling ko madamot ako. Madamot ka eh. Di ba? Siguro dahil, kasi protective lang ako sa mga... Wag mo i-dignify. Wag mo lagyan ng magandang kwento yung pangit, ha? Okay. Ganun yung nangyayari. Madamot ako, pero siguro, kasi pag tinry mo yung sugarcoat at justify yung partner natin, nagmumukha maganda eh. Oh. Alright? Ay, tama ka naman eh. Ingatan natin yung pinaghirapan ni Mr. But, you know, hindi mo ba nare-realize the biggest problem right now? Oh, ano ka naman po yun? Yung can you tell me what's the biggest problem right now? Baka hindi mo nakikita. Yung attitude ko, siguro. No. You see, you don't realize. Do you know what's the biggest problem right now? Ano po? The biggest problem right now is that you have put your husband, ate, into a position wherein he needs to choose between you and his extended family. Which is wrong. That's the problem right now. Nilagay mo yung mister mo, ate, doon sa posisyon na kailangan niya mamili between you at saka sa mga kapatid niya. Na dapat hindi. Dapat hindi. He is supposed to be able to talk about his brother and sister openly to you. Pero hindi niya magagawa. Bakit? Meron ka ng prejudices sa mga kapatid niya. Prejudicial ka na. Meron ka ng impression sa kanila. Alam mo kung hindi mo kunento sa akin tungkol sa DVD, maiintindihan ko na gusto mong paalisin yung kapatid niya babae. Tama ka naman, privacy. Kung kaya naman niya buhay yung sarili niya, bakit hindi? Tama ka naman eh. Tama, di ba? Napo. Kaya lang may pinanggagalingan eh. May history. Pag sinabi mo sa mister mo na baka pwede bumukod na yung kapatid mo, ate, hindi niya makikita yung angulo na para matuto yung kapatid niya. Hindi na makikita niya. Ang makikita niya angulo, nagdadamot ka. Oo. Kasi which is very wrong. Yun nga po, matagal na rin naman po. Kaya... humingi na rin po siya sa akin ng sorry, yung kapatid na lalaki. Kasi alam naman po nila na nag-away nga po dahil nga dun po. Nag-sorry yung lalaki? Opo. Ibig sabihin natin mabait yung lalaki para mag-sorry. Kasi kung yung lalaki, ba't ako mag-sorry sa'yo? Nanghiram lang akong DVD, wala akong ginawang krimen sa'yo. Sabi po kasi before po kasi, nakatira po kami dun sa bahay nila. Pinapaalis po ako noon. Kaya parang bumigat po yung loob ko sa kanya. Pinapaalis ka kasi? Kasi po, Hindi nag-trip yan. May pinanggagalingan yan. Mabigat po talaga yung loob nila sa akin. Kaya parang... Ngayon na meron ka ng kakapasidad para ikaw naman yung magdamot? Oo, parang ganun na. Kasi dati, nung... So you are being vengeful and retaliatory? Parang nag-revenge, parang...
Gaganta ko sa kanila. Kasi nung time sa, na... Sa'yo para, galing yan, ha? Oo. Sa'yo galing kasi yan? Ano, kasi para, yung time na pinapaalis niya ako, may dalawa kong anak. Tapos yung kuya, yung kapatid niya, yung kuya nila nandito sa Lubaliches. Ba't ka pinapaalis natin? May pinanggagalingan yan. Hindi ano sila po? Gumising isang araw at pinapaalis ka? Hindi po kasi ano, doon sa bahay po nila kasi parang, ano, minsan lang po umuwi yung mother nila dati, yung buhay pa. Parang ako po yung naglilinis, parang feeling nila, ako po yung pinapaalaman. Gano'ng katagal kayo naging mag-jawa niyang lalaki, yung asawa mo, pag nag-asawa? Mag-ano po kami, mag... Ay, yung 1 year din po kami mag-boyfriend. At sa kabuuan ng 1 year bago kayo nag-ano ate, nagka-anak? Magkababata po kami. No, bago... Ate, yung 1 year na mag-jowa pala kayo before ka naging mag-asawa, nagustuhan ka ba ng family niya? Kasi very important yan eh. That part, ate, is the establishment part. You're establishing, di ba, kung ano magiging relasyon mo sa family niya all throughout the, ano, yung pagkasama niyo. Did they like you or not? Ano po, yung mother niya po, ano, bali. Did they like you or not? Yung mother niya. Did they like you or not? Gusto po, nung mother niya, gusto po ako. Bakit? Kasi, ano po eh, close family naman, yung mother niya po, close po sa family namin. Kaya po, nakita niya po yung paglaki namin, ganun. Kaya gusto naman po niya ako. Wala naman po problema sa mother-in-law ko. Ito sa mga kapatid lang. Nung nabubuhay po yun, lagi... Ganito. Mary, ganito ano. Sa'yo na nanggaling yung part na ano, ha? Sa'yo na nanggaling yung part na gumaganti ka, ano? And that clearly, ano? You said that clearly, ano? Let's look at it from another angle. Your husband and two of his siblings ate do not like your attitude of being madamot. Opo. It's 3-1. Opo. Yung tama, di ba? Well, kasi naman po ako dun na naayos ko na po yun, yung problema na yun. Hindi naman na po ako. Pag umaano naman po sila sa kapatid nila, minsan sinasabi ko sa kanya na, ikaw, bala ka. Bigyan mo. Para sa mga bata. Para sa mga bata na lang, tulungan mo sila. Kahit minsan ayaw po nung kapatid nila, kasi nga po umaasa na lang sa kanya. Ako mismo nagsasabi po na, tulungan mo yung mga bata. Kahit ayaw mo sa mga, yung ano ka dun sa kapatid mo, sa mga bata na lang ang tulong. Sabi ko sa kanya. Kasi nga na-realize ko rin nga po na, mali yung naging attitude ko na naging madamot sa kanya before. Kaya sabi ko ngayon na, meron siya, abutan niya. Kaya lang po, yung babae, hindi ko, ano, minsan, kasi dito siya nakatira sa akin eh. Kaya minsan, naano ko na, kailangan sumunod ka sa akin kung nandito ka sa loob ng bahay ko. Yung bawal, tsaka yung pwede, yun ang sundin mo. Halimbawa, ano bawal? Kasi katulad po nun, siyempre. Benesin ko na yan eh. Kasi, bali po kasi, di ba, siyempre babae siya, parang naano ko na, umuwi siya ng ating gabi, delikado. Kasama yung boyfriend niya. Sabi ko, paano kung mabuntis po siya? Sino yung, ano, eh, pag kinakusap ko naman po yung lalaki, hindi daw po siya prepared pa para pakasalan yung kapatid. Pakialaman ka na, no? Hindi naman po. Labas ka na doon, eh. Pakialaman niyo. Hindi kasi nandito po siya. Ando na tayo, ate. That's the point. That's the point, ate. That's the measure of how you understand things. Ando na ako, ate. Pamamahay mo yan, di ba? It's all in a favor ate na feeling mo ginagawa mo para sa kanya na ikaw bilang ikaw yung kabiyak nung nagtatrabaho sa yung bansa. Nakakatandang kapatid nila. Ate, sorry ha. Hindi ako naniniwala sa'yo eh. Hindi ako naniniwala na yan ang tingin mo sarili mo nakakatandang kapatid. No? You just want to impose power over them. Hindi ka nakakatandang kapatid. Diba? Kasi isa yun ang galing gumaganti ka. Hindi naman gawain yung totoong nakakatandang kapatid. Hindi po before po yun yung sinasabi kong gumante ako sa kanila. Before po yun. Well, I don't know. There's backstory kasi, ano. But anyways, ganito, ano. Alright, Mary, sinabi ko lang naman yung exactly how I see things, okay, diba? Po.
with okay what you tell me. Ako naman siguro naman tumawag ka sa akin and you wanted me to be honest sa'yo. Tama. Oh, okay. But I'm all for that. Diba? Tama ka naman. Gusto mong paalisin yung kapatid ng asawa mo sa bahay ninyo. Karapatan mo naman talaga yan. Karapatan mo yan. Opo. At kung tama ba, tama naman. Wala naman talagang mali. Walang masama. Nandun lang ako sa part kasi na, ano, na meron kasing backstory. Di ba? Opo. O, meron kasing pinanggagalingan eh. Kaya hindi mo pwede sabihin sa akin na nakakatandang kapatid po ang tingko sa sarili ko. Kaya gano'n. No, I don't believe you. Okay. Iba eh. Iba yung dating sa akin eh. Alright. It's way different from your impression or how you think of yourself, di ba, sa nangyayari ngayon na ang pinanggagalingan mo kasi kaya gusto mong pakialaman yung buhay ng babaeng yan is baka mabuntis, tama? Oo. Okay. Kasi po, pag nabuntis, asawa ko na naman, di ba po? I don't know. Oh, kasi po, syempre, hindi na, sabi niya na rin po nang galing yun na hindi siya pababayaan ng kuya niya. Well, ate. Sige, kasi ganyan, ano? Tatlo lang sila magkakapatid. Mga pangga, Pilipino po tayo, ha? Oh. Pinoy tayo. Diba, we grew up in a society, in a community where in extended family is still family to us. Po. Diba, you do not cut ties. You do not cut ties, ate, and forget about your extended family pa nag-asawa ka. And that's exactly what your husband is trying to, ano, ate, to preserve. Wala silang magulang. Sino magkakakampi? Silang tatlo. And you have put your husband in a position wherein he needs to choose between you at saka ng dalawang kapatid niya. Before you came into his life, kapatid na niya yan. For you, ate, to give that burden to him, parang may mali eh. Parang may mali eh. Buti sana, ate, kung walang backstory ito, maintindihan kita. Meron eh. Alam mo, you know, Mary, right now, you're completely fine. It's okay. Alam mo kung ano nakakatakot? Oo. One day, you might need their help. Apo, alam ko naman po yun. One day, ate, you might need their help. One day, ate, you might go knocking their doors and asking for help. Alam ko naman po yun. And you don't want them to look at you from head to toe and tell you, sorry, we cannot help you. Because we don't want to. Sa akin, asawa ko na dadating yung araw, tutulungan siya ng mga kapatid niya. Sabi ko, oo naman, tutulungan kanila. Sabi ko, kaya nga hindi na nga po ako nagdadamot sa kanila. Nakatulad talaga dati. Na ayokong, parang feeling ko po kasi, parang kahati ko sila dati. Pero nung time na pinaliwanag po sa akin ng asawa ko na gano'n, naliwanagan naman po ako. Yun. Kaya naman po, ang gusto ko lang po talaga kasi is kailangan bang maging dependent na siya sa sarili niya. Total kaya niya naman na. Yun po yung inaano ko. Well, tama ka naman natin. Tama naman. Maybe it's about time for her to, di ba, to pan for herself. Maybe it's time for her, ate, na siya naman sumagot. Kaya naman niya, di ba? Tama naman eh. Kasi ate, ganito, ano? Ito yung pinaglalabang ko sa usapan natin. Pag sinabi mo sa kanya yan, so, di ba, sa kapatid ng asawa mo yan, sa ipag mo, she will understand that from one of two things. Number one, madamot ka. Pangalawa, you are trying to give responsibility to her to take care of herself, which is a positive thing. Tama? Yung una is a negative thing. The other one is a positive thing. Ano ngayon ang magiging impression niya? Because whatever her impressions towards what you're going to tell her, makakarating sa asawa mo yan. Oh, tama mali? Nakarating po. Exactly the point. Diba? Maybe it's safe to say, maliwanag sa usapan natin, na ayaw sa'yo ng mga kapatid niya. Kapatid niya po. Tama? Mm-hmm. Okay? So, these are two people against you. Can they be both wrong or you are wrong? Andun lang tayo eh. Uh-huh. Okay po. Madamot ka talaga, ano? Sorry, ate, nararamdaman ko kasi eh. Bakit po? Hindi ko alam. Pusit ako sa'yo. Bigat dugo ko sa'yo. Ano, grabe naman. Grabe naman. Mabigat po talaga. Siguro nga po.
Yun, siguro nga po madamot ako. Before po, inamin ko naman na may pagkamali din po ako. Sorry, it's ganda na. Mary, pasensya ka na. Kahapon I was talking, hindi ko alam, I forgot, I talked to a lot of people, but it was yesterday I was talking to someone. And I told that person, alam mo, people can say mayabang ako, arrogante, hambog ako. A lot of negative things. I may be a lot of negative things in my life, but I am never madamot. That is one thing, ate, na pag nakakarinig ako ng madamot, nabubuwisit ako. Minsan gusto kong magdamot, mga pangga, pero never ako naging madamot. Never ako naging madamot. I may be a lot of negative things in my life, but never madamot. Ate, kaya nabubuwisit ako sa'yo. Napaka-personal sa akin ito eh. There are two personal things in my life, personal issues that I deal with passionately every time maririnig ko. Pangalawa, being a good son to my mom. Second is pagiging madamot. Huwag naman po kayo magalit sa akin. Hindi, ate. Ganito, ano? Hindi ako nagagalit. But I want to tell you something, ano? Gusto ko maramdaman mo, ate, how rewarding it is to feel kapag mapagbigay ka. Because it's very rewarding. Napaka-rewarding magbigay. Nga po. I was talking to, ano, siguro alam mo, Mary, hindi ko alam kung paano itatawid itong usapan natin sa'yo, makakarating sa'yo, ano. But, ano muna ako, makikialam muna ka sa kwento mo. Okay lang ba? Okay lang. Okay. I drive a sports car. Alam mo ba yan? Opo. Pero hindi ko binili ito. Okay. Hindi ko ito binili. Ito ay incentive sa akin kasi I do sales. Okay? I have a 4 million sports car. Hindi ko alam 4 million, 4.5. Mahal po yung sports car ko. Hindi ko binili yan, binigay po sa akin yan. Alright? Before ako nagkaroon ng sports car, I keep on telling myself, siguro kung lahat ng kinita ko sa buhay ko, ginastos ko sa sarili ko, nakabili ako on my own money ng sports car. Kasi kaya ko eh. Kaya ko bumili ng sports car, totoo niyan. Kaya ko pero hindi. Sa isang buong buwan ng sweldo ko, ato siguro matitira sa akin mga 10%. Yung buong sweldo ko buwan-buwan at lumalabas lahat yan. May mga araw na nabubuhisit ako kasi, nagpagod ako isang buong buwan, wala na iwan sa akin. May mga araw, tango lang din naman ako eh. Pero minsan naiisip ko, mas masarap yung posisyon ko kasi ako nagbibigay kaysa ko yung humihingi. I always tell myself, I am in a better place because I'm the one giving, I'm not the one asking. Uh-huh. Alright? And every time I remind myself, it is very rewarding. Ang sarap ng pakiramdam. I am not a religious person, mga pangga. Just so you know. I'm not evangelical or whatsoever. I don't know what you call that. Hindi po ako. But I believe in good karma. Bago ko naka-sports car, I tell myself, kung nakabiling dapat ako ng maganda sports car talaga. Kasi tagal ko nagtrabaho eh. Diba? You know what, ate? Never ako nagdamot. Alam mo nangyari? Hindi ako biling sports car. Nagkaroon ako. May good karma ang mundo, mga pangga. May good karma ang mundo. What comes around, what goes around comes around, mga pangga. What goes up must come down. Ingat ka. Mag-ingat ka, ate. Yung ganyang attitude mo, one day you are going to regret that. It will listen very carefully. Alam mo ang pangit dito, ate. One day it will make it so difficult for you to ask for help. Alam mo, hirap nun eh. Yung gusto mo humingi ng tulong, di mo magawa kasi ang laki ng pride mo sa sarili mo. Ang taas kasi, alam mo, paya ka eh. Galing ka sa pagiging madamot eh. Okay po. Believe me, ate, ang sarap maging mapagbigay. Well, mga pangga, ayaw mo na sa'yo magbigay ka hanggang maubos kung ano meron ka. That's stupidity, ha? Magbigay ka sa capacity mo lang magbigay. Baka magbigay mo lahat, di ba? Hindi po. Na tama naman yun. Hindi. Kaya lang ate kasi nanggagaling ko sa ano eh. DVD naman, anak ng tokwa naman. alam ko ate, that's just one part of the story. Pero alam mo na, kumbaga that reflects so much about your personality. Opo. Yun nga po yung sasabi ng asawa ko na wag ganun. Kasi baka may masabi sila sa akin tungkol doon. Sabi ko, iniingatan ko lang naman yung gamit mo. Kasi pinaghirapan mo yun. Ikaw bumili nun. Pag nasira yun,
wala ka ng gamit. Yun na sabi ko po sa akin. Kabalik yan, huwag ka magdamot. Siyempre po, inaano ko lang naman po yung hirap niya. Pero, siyempre hindi naman po nagdadamot pagdating sa pagkain. Pag nagluto po kami... Excuse me? Hindi ba nagkwento ka sa akin kanina na dapat pakainin yung sarili niya? Hindi. Because sabihin po... Mary, ganito na lang. Huwag kayo maging defensive. Ano? Hindi kita inaaway. Naintindihan kita. You are so afraid, di ba, na yung resources na meron ka ate, maubos kasi baka mamaya, ikaw masisino mister mo. Naintindihan kita. Kasi galing din po kami sa talagang... Wala. I completely understand you. And I'm all for that. Hinihingi po namin, kinakain namin. Yun yung inaano ko sa kanya na sana, mag-ano ka naman, yung huwag lahat. Kung magbibigay ka, wag naman lahat. Gusto mo kasi, binigay mo na yung kaliwa, bigay mo pa yung kabila pa. I don't know if you're the right person to say that. Ano. But anyways, ate, kasi hindi natin pwede pag-usapan dito, asan ba yung boundary ng kadamutan tsaka pagiging mapagbigay? Sabagay diba? Po. Mm. I think ganito, ano, I'll give you, ano, ate, where we can draw the line. Personal ko ito. Okay? Okay po. Alright, ganito yan. Giving without compassion is not actually giving. Pag nagbigay ka at masama ang loob mo, hindi ka nagbigay, huwag ka nagbigay. And that's exactly how you feel. Nagbibigay ka, tama ka. But you don't feel good about it. Pag magbigay ang tao, if you are a generous person, ate, pag nagbigay ka, you are supposed to feel good about doing it. Yun dapat ang logic nun. Uh-huh. It's supposed to be that, ano ate, that wonderful emotion you feel when you give. At yun ang kulang sa'yo. Hindi ka natutuwang bigay, nauobliga ka. Tama? At halimbawa, mga pangga, nakakita na ba kayo ng mga street children, yung mga kumakatok sa sasakyan? There are days I don't give. Alam mo kung kailan? Mary? Opo. Alam mo kung kailan? Kailan po? Pag gutom ako, hindi ako nagbibigay. Ako din po, ganun. Kasi gutom ako eh, parehas tayo eh. Opo. Kaya lang ate, bihira akong gutom. Yan ang problema ko. So lagi ako nagbibigay. And I feel good about it. Kasi gusto ko maramdaman ng... Hindi mo naman kayang tulungan lahat talaga eh. Opo. Diba? Hindi mo kayang ibigay lahat sa iba eh. Diba? And yun sana yung matutunan mo ate. No? It's wonderful ate. It's very nice and very wonderful to feel good about giving. That's where you draw the line. Pag nagbigay ka at hindi maluwag sa lubong mo, nibigay. Ako po kasi may kusa. Pag gusto ko magbigay, magbibigay po ako. Which is very seldom. pero pag alam ko kung... hindi po, pag alam kong sobra, magbibigay ako. Ganito yan. Pero po pag... Tama ka dyan. Sakto lang sa anak ko. Unahin ko po yung anak ko. Ganito ano, ate Ana. Alright. Mary! Papa. Every human being in this world, it could only be one of either two things. Okay? Mm-hmm. Madamot at hindi madamot. Aling ka doon? Hindi ka pwedeng in between, ha? Siguro madamot. Okay, thank you. Alis lang po. Diba? You can only be one of two things. Madamot or hindi madamot. Yun lang ate. Wala namang krimen na wala naman, you are not committing any crime pag nagdadamot ka. Yan ang mga katotohanan ng buhay. Wala ka naman talagang krimen na ginagawa pag nagdadamot ka. Hindi ka naman makukulong pag nagdadamot ka. Wala namang batas against dyan. Dama? Tama po. But at some point, siyempre magigilty ka pag nagdadamot ka. At some point ate, it puts you in a position wherein ang hirap humingi ng tulong pag ikaw nangailangan. Opo. Pinaniwala niya po sa kanya. Nawalan ako ng trabaho December, nag-resign ako, bago ko lipat dito. I was jobless for 4 months. Walang income, wala lahat. May ipon naman ako. Pero hindi ako natakot. Bakit? Alam ko, in the course of my lifetime doing my job, ang dami ko natulungan. Uh-huh. Madali ako makakalapit kahit kanino. Bakit? Eh, nagtanim ako eh. Ganun kasimple ang buhay ate. Uh-huh. Ganun kasimple ang buhay. I don't believe in bad karma, by the way. I don't believe. I only believe in good karma.
Sorry mga pangga, yung karma is baseless. It's nowhere near scientific. But I believe it. Yun lang ate. Good luck sa inyo, sa iyo ate. Sana maintindihan na mister mo na the reason why you're soon enough you'll be asking yung kapatid niya. Kasi kampi tayo dun sa part na yun. Dapat matuto na siya. 24 na siya, di ba? Opo. Oo, dapat matuto na siya. Kampi tayo dun. Tama lang, tama lang. Di ba? Tama lang. Na ano, na kaya na niyang buhayin sarili niya. Opo. Pamilya na rin kaya. Ang tanong dito, maiintindi ba na mister mo ate? Di ba? Maintindihan, di ba? Yun po. Eh, sinasabi ko po sa kanya yun, na kaya naman na siguro niyang mabuhay na huwag nang dumepende sa iyo. Tama ka, tama ka. I am with you. Eh, sabi niya naman, kaya naman. Eh, gusto niya na rin naman pong pagbuo din. Kasi nga, napapansin niya na nga rin po na insan po na sila na yung nagiging way nung pagtatampuan namin, pagsasagutan namin. Po, dapat niya kayong dalawa nung kapatid ang magkatsokaran eh, kasi babae kayo parehas eh. Opo, minsan po. Di ba dapat niya kayong dalawa against mister mo? Dapat niya. Dapat kayo yung nagtatakipan eh, kasi kayo nandito eh. Pero hindi eh, di ba? Well anyways, sana natin maayos to, ha? Opo. Eh ano naman sa akin, okay naman na sa akin. Kaya lang, ayoko lang nang matigas yung ulo niya. Yun lang sa akin. Well, ate, she is 25 and she's enjoying life. Nga po. You can't impose anything on her. Yan ang kasimple. Ayun niya pa na mag-isawi. Wala kang pakialam doon. Salamat sa pagtawag, Mary. Okay. Balitaan mo ako, ha? Okay po. Sana ating maramdaman mo, ate. Sarap mag... Yung... Anyways, eh. Mabait na po ako. Okay, good. I'm proud of you then. Thank you. Thank you rin po. Talaga may sports car ka meron. Bakit? Hindi ko ginagamit, mahal gasolina eh. Ando lang sa bahay. Ando lang, nakapark lang. bakit ba? Binili mo, hindi ko binili mga pangka. In-award po sa akin. Incentive po. Oo. Ay, nako. I don't know if you believe the same thing I believe. Ako naniniwala ako, di ba? About good karma. Totoo yan eh, mga pangga. Maniwala kayo, totoo yan. Oo. Life is just too short pa. Ewan ko ha, hindi mo naman mabibit sa'yo kabilang buhay yan eh. If you die today, you're not going to, ano, diba? To leave this world with all of your, ano, all of your material assets. It will be left behind. Diba? Kasi kung pwedeng dalhin yan, ako una nagdamot. Di dalhin ko yung sports car sa kabilang... Alam na sa langit, may sports car ka dun. Paano ka nag-sports car? Nag-ibenta ng food cart, ganun kasimple. It's Ben. Networking po ako, networker po ako. Bakit ba? I am a networker. Proud ako ha. I'm a proud networker. Kasi depende, dami kasi networking sa Pilipinas eh. But I'm a proud networker. Happy karawan, Mr. Aris Ramos. Maligayang body po. Happy listening to Reynard John Hilario, Dolores Hilario. Rani Kabigting, Milen Kabigting. Maligayang body po. Kamusta? Happy listening to my Beb John Charles Lee Villasan, Ma'am Lou Villasanta, Richard Villasanta. Maligayang pakikinig po. Binabati ko lahat ng estudyante ng UMAC. Nakasurvive ng first term sa CTHM, Center of Tourism and Hospitality Management. At sa section ko, yan, 2-AHRM, see you on Saturday. Sabi ni Arnold, nagbenta na ako ng food cart. Tura mo. Hindi ka bumibili sa akin. Wilson Caldea, nakaantabay din. Marquin Ramilo, maligayang pakikinig. Pabati sa mga ka-team ko, yan, teammate ko, sa Pitogo, yan, high school, table tennis. Sa mga classmates ko, sa 10-Luna, tsaka sa, kay Julia Nicole Tumenyo. Na nakaantabay. Birthday niya noong November 11. Happy birthday, belated. Sa lahat nga pala, ito. Nang batchmates ko sa RTU, especially sa CBET 01703E, tama? Enrollment bukas kay Mama Lorna and Papa Alberto. Tulog na po kayo. Uwi ako maya-maya. Dito po anak nyo.
sa mga tropa ko, sa Hillary Rayons, Rachel Flores, May Kelito, Tagudin, Carlo Umali, kay Andeng Advance Report, and also to Mark Casal, Ed Lusabia, nakasama ko dito today. Ang gwapo daw ni Papa Jackson. Bulag. Kamukha daw ni Kaya Chico. Tos. Happy listen to ano, Beth Macandog, a.k.a. Osang, Thelma Bachelor? Huh? Social. Mia Macandog, Amarites K. Nympha, Nikki Villeneuve Family, nakantabay. Happy listen to Serena, Kate Maricaya, Babe Cagrada, Jackie Villeneuve, yan. Camille Toserero. Maligayang pakikinig po. Alright mga bangga, I got more coming your way. It's 24 after 11 o'clock on a wonderful Wednesday evening. Hello po sa mga nilalang na ano. Sabi nito, wala ka pong panggas. Wala. Wala pa akong panggas lately. Totoo, alam po mga pangga. Totoo yan. Ano. Masarap kayo maging ano, generous. Pero, you know, you have to draw the line. Ha? Baka gibigyan ng bigo lang maiwan sa'yo. Ha? You have to draw the line. Ha? Oh. Eh, nabusit ako sa mga ibang ano, yung mga mayayaman na ano, yung mga nangungurakot sa bayan. Kala mabibit sa kabilang buhay. Hindi ba? Ano naman, matadala nila sa kabilang buhay yung nukurakot nila. Hindi naman. Hmm? Tsura ng mga yan. Walang panggas. Di ba? Wala akong benta this month eh. Ah, magdi-December na, no? Na yung bonus, mga... Ay, sakto! Makakabenta ko ng food cart. Alam ko na. Wala na ako benta yung pan na to. Dahil kong binibenta-benta mga bangga, balok kong ibenta si Penda Flex. Bilhin nyo nga yan. Pagkano ka benda? 150? 180? 180 lang yan eh. Ah. Pwede rin ipa per kilo ko yan si Penda Flex. Eh? Ay, nako. Sabi niya na, gets kita paps, gets ko rin si ate. Ah, nag-gets ko naman eh. Na, gusto niya ibukod yung kao. Tama naman. Kaya lang kasi... On what premise? Yun eh. Di ba, paano maiintindihan ng mister mo na pinapaalis mo yun kasi dapat na, kasi nasa tamang edad na. Kasi ang maiintindihan ng mister mo, yung kadamutan mo, yun eh. Di ba, at kayong dalawang mag-asawa magkakaroon ng riff. Eh, pag-uwi niya, saka kanya, ano, riffin, Diyos. Iba yung riff. Ang cute ko doon, o. Oh. Ang cute ko doon. Ay, binabati ko yung mga kamag-anak sa Tondo. Yan. Ate Gigi, yan. Dirasali, si Sena, si Yuji. Nakaantapoy daw sila ngayon. Brian De Jesus is tuning in right now. Maligayang bati. Paps, kamusta? Girlie Acevedo, maligayang pakikinig po. Yan. Mami Anderson Ginto is tuning in. Hello po sa inyo lahat dyan. Ay, mga bangga, 721-2429. What do we play? 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 Let's see. Mag-play tayo ng Where Do I Begin? Bago lang yun. Tell the story of a sweet love can be. Sweet love story that is older than the sea. Where do I start, baby? Ano kayang pwedeng i-play? Aha. Mag-OPM ba tayo? Tinong-tinong-nong. Ah. Ay, naka. Ay, alam ko na mag-Moira tayo. Malaya, no? Kinakanta ni daughter kanina sa live ko yun eh. Malaya, no? Kitchen, yan, di ba? Kung malaya lang ako. Kung malaya lang ako. Ipagsisigawan ko, mahal kita. O, di nakasunod. Para maibigay. Para masaya. Ay, nako. Mag-blend tayo ng through the... Ayan. Through the years, through the rain, and through the... O, di blend din parehas. Through the part at through the years. Para okay. Di ba? Sabi nyo, hanash eh.
Tignan natin. At ang cute naman ang set na to. Let's play Malaya by Moira. And we're going to play... How would you feel if I touch you in the Kuan Yu? Ah, diba? So, siya pagkaraswan eh. Uy, pinapati nga pala si Odie ah, na matutulog na maaga, nandito na naman, nakanto ako ah. Meron po regular dito ang bisita, si Odie, oh, taga, ano to eh, Robinson's to eh. Nag-PM pa kanina, sabi niya, Pops, hindi ako pupunta dyan eh. Maaga ako matutulog eh. Sabi ko, okay, pero kakain kami ng cream puff. Tapos sabi niya, ay sige, papunta na ako. Iba rin eh, no? Oh, sakto, sakto wala ka kain ng cream puff. Ah, okay, sige, on the way na, gano'n. Ang cute mo. Tsaka hello kay Annika, ha? Oo, na... Nandito, sabi niya kanina, musta ka naman, sabi niya. Iba na yung mga bata ngayon, eh. Alright, 7212429, mga pangga, 7212429. Papa Jackson, mag-gym ka mamaya, sabi dito. Opo, magpalaki po ako ng ano ko. Bakit ba? Totoo kaya yan, pag may lumalaking katumang, may lumiliit na bahagi. Aalamin ko yan, ha? Pabalitaan ko kayo.